1, 2, 3, go. So what's up guys? So nandito kami ngayon ni Josh. No? Nire-review namin yung mga charts ngayon. For sure, ito yung i-review namin for today. Ako, ito muna. Okay, ito yung i-review ko si San. No? Napaka-bullish ko kay San guys, kung tutusin. Tignan nyo yung kinreate niya dito sa area na to. Way back November, simula October 30, ito sa 4-hour time frame to, no? Simula October 31 hanggang November 2, no? Nung nag-breakout siya sa cup natin dito sa part na to, meron tayong downside na 51% nung nag-up tayo hanggang dito sa resistance and then tsaka tayo bumagsak. Okay, nag-pullback tayo. And yes, na-confirm natin na breakout yon. And then, nung tinignan ko siya, since nung nag-breakout tayo, di ba, consolidation phase siya dito. Nag-consolidation phase siya dito eh, si Sand sa 4-hour time frame. Okay? And then, dun ko kinukuha yung magiging area of respect ko dito kay percentage. Dun ko kukunin yon. So, kung makikita nyo ako, kung ilalagay ko siya hanggang doon sa area na yun, umaabot ng 55% yung kinukuha ng area of retracement niya. So, nung na-breakout naman ni Sand, yung resistance area na kinreate niya, dito way back nung October 31 and then nung November 1, nung na-breakout niya yun, nag-up tayo ng 55%, similar na similar kung ilan yung in-up natin kay Sand. No? Tingnan nyo, 55%, nakikita mo, Josh, di ba? Parang may similarity sila. So, 55. And then, dun tayo nagkaroon ulit ng area of respect or sinasabi nating resistance, okay? So, ayan. Ngayon, pre, mas malaki yung nangyayari sa kanya ngayon. So, dito, kinopya ko, 41%. Let's say lang naman, 41% simula sa resistance hanggang pagbagsak niya around dito sa part na to. Okay? So, meron tayong 41%. Eh, what if kung ito na pala yun? Okay? Ito yung strongest support and resistance area natin kay Sand, around $2.72. Actually, touch na touch na niya yan. Dalawang beses siya nag-confirm dyan. And now, nagkakaroon na tayo ng bullish candlestick kay Sand, papunta sa taas. Okay? And now, i-on natin yung moving average natin. And then, boom! Boy, pre! Sabi ko naman sa'yo, kaka-golden cross pa lang pala sa 50. Sa 50, yes. So, possible talaga. Long position to. And now, let's put the Lux Algo natin. Lux Algo Premium. Si Volume, no? Titignan natin si Volume. Ayan, which is bullish naman na siya. Ayan, oh. Papunta na tayo dito sa blank side niya. Ibig sabihin, magre-reset na siya, pre. Oh, ibig sabihin niya, magre-reset na yan. So, possible, may reset na naman mangyayari kay Sand sa 4-hour time frame. Malaki yan. Malaking efekto kay Sand. So, ikaw, bro, ano sa tingin mo? Sa akin, gusto, okay na to, goods na ako dyan. And then, tignan mo naman, nagkaroon na tayo ng mga bullish candlestick after niya matouch yan, yung support na yan, di ba, which is ayun naman talaga yung kailangan natin bago tayo magsibilihan, is yung confirmation sa breakout. Breakout, confirm. And now, breakout na talaga. Di ba? So, yun yung ano ko. Ayun lang yung thoughts ko around dito kay Sand sa 4 hours. And yes, if ma-break natin yung biggest resistance natin around $3.22, nako, sinasabi ko sa iyo, automatic, bagsak natin yan, a 5. 5 o $4.66 if follow natin yung 41% na to sa down and then sa up. So, ayun. Uy, ayun na! Nagpa-pump na si Sand. Ayan na nga ba sinasabi ko. Di ba? So, yun, no? Hanggang sa ngayon, no? Inaano natin siya. Ganun yung nangyari. Now, meron pa ako isang Sand dito, pre. Dalawa yan, eh. Tingnan mo. Ayan, no? Similar na similar, pre. Oh. May support, resistance, area. Ito naman yung transparency. So, dito kasi, cup and handle yung parang ginagawa kong pattern dito. Ayun, grabe, pre. Tumataas, oh. Bumili ka na ata, eh. Kaya tumaas, eh. Ayan. Okay. Actually, madami akong kino-convert na, pero confidentiality. Oh, shit. Confidentiality. Okay. I get it. Okay. So, kung nakikita natin sa 4-hour time frame, lumilipad na si Sand, no? Dito sa air. Ayun, no? Pamperap. Binunong pamperap. Yeah. Ayan na. Nagpa-pump na si Sand. Wow. As we speak, no? So, ayan. Possible, bubutasin na ni Sand yan and boom. Yeah. Kita-kita na lang natin to sa next na pump ni Sand. Next, si Mana. Tingnan natin si Mana. Oh, si Mana, confirm the retest na rin. Okay, so ayan, oh, si Mana. Oh. Ayun, oh. Wow. Okay, na-confirm natin yung retest kay Mana. Oh. Tingnan natin. Boom. And then, boom. Boom Pilapon. Ayan, oh, si Boom Pilapon. So, si Mana din. Isa na to sa mga lilipad na rin. Si Mana. So, I'll take a screenshot of this lang. Ayan, si Mana.
and then Bungong, and then syempre isasend natin yun sa ating mga kabataan dito sa Cryptocris channel, no? Kung wala pa kayo sa Cryptocris channel namin, sana naman mapunta na kayo dito para di kayo nahuhuli, no? So mana, so type natin mana and active solid, ayun. So ayun na si mana, oh. Pump mana, pump, pump mana, pump it, pump it, pump it, Jonathan. Laglag yung ring eh nung dinank ni Jonathan eh. So ayun nga, no, isa-isa na sila nagpa-pump, no. Let's go to Matic. Okay, si Matic walang ginagawa. Okay, kalokohan pa rin talaga. So sino-sino, sino-sino ulit yung mga ano natin, pre? Sino ikaw? Sino pambato mo sa Metaverse? Sa Metaverse ang pambato ko si Oo. Sige. Hindi, punta ka sa Metaverse ng mga coins sa CoinGecko at makikita 'yon. Ayan, number one kasi, pre. Alam mo kung sino yung number one? Ang number one natin, ito, yun na siya screen ko, is si Axie Infinity. Si A. Oo, number one siya sa Metaverse natin, si Axie Infinity. Hindi, Metaverse. Okay, ito Metaverse Miner, tama ko. Hindi, punta ka dito sa ano? Punta ka dito sa admin files. Hindi, punta ka na lang dito sa ano, sa admin files natin, and then sasend ko yung link, dyan mo ngayon sila puntahan. Okay? Ayan. So, number 41 naman natin, si Mana. Ayan, number 49 pala si Mana. So, pangalawa siya sa Metaverse natin, and then sumusunod si ENJ, si Engine Coin. Okay? And then, yung pang-apat natin, si Sand. Yung kaka-TA lang natin, si Sand. Ayun. Oo. Ngayon, i-TA naman natin itong si Raka kasi pumapang lima siya. Hindi ko din ito nalalaman kung sino ba si Raka. Tinaari, wala kasi siya sa Binance, si Raka. Okay? Si ILV. Mukhang maganda yung pangalan niya, ILV. Ah. Parang Louis Vuitton lang. Ah. Ayun, meron siya sa Binance. Meron siya sa Binance, bro. Sa Uniswap siya, meron. Mm-hmm. Si so, tingnan natin si ILV sa 4-hour time frame. Maganda, actually maganda tong title ng video natin today, ah. Metaverse lang, no. Metaverse coins. Ayan. So tingnan natin 'to. Technical analysis lang natin siya ng slight. Sige, tanggalin natin 'to. Tama consolidate. Hindi natin siya makikita dito sa ano eh. Pero hanapan ko siya ng ground. Pero hanggang dito sa part. Ayun. So, possible. Si IVL, meron siyang support area dito. Ayan. Meron siyang support area, pero ang take profit niya is around dito sa $18,000. Malaki-laki, no? Pero possible, konti pa kasi, no? Konti pa kasi yung ano ni ILB, yung data ni ILB. So possible, di pa natin siya magagamitan din ng moving averages. Ayan, no? So bulok na bulok. Pero yung volume niya is okay naman. Para sa akin, yung volume ni IBL. Iwan mo na lang. Oo, possible. Ito, bilhin nyo na lang and then iwan nyo na lang, no? Possible nga. Pero ito, iniisip ko si IBL na to, possible bumagsak pa to. Okay, possible bumagsak pa yan. Okay, kasi nga may area of respect sila. So possible, hanggang dyan lang muna yan, pabagsak. And tingnan natin kung bubutasin niya tong trendline na ginawa ko sa kanya. Okay, IVL, ayan. So next, punta naman tayo sa iba pang coin. Sa UFO, UFO Gaming. Meron ba nun sa Binance? I don't know. UFO? Okay, meron. UTF lang. So wala tayong UFO. Si YGG. Ito, naririnig ko na to. YGG. Ayan, meron tayo sa Binance niyan. Si YGG. Uy! Ano sa tingin mo pattern to? Ahas? Ano to? Ano yan? That's what you call the possible consolidation. Ano to? Signature? Signature. Hindi. Ano kaya to? Grabe. Ano kayang ano to? Galaw. Ano kayang galawan to? Normal move. The normal move. So, daily time frame yan eh. So, punta tayo ng 4 hours para naman may makita tayo maganda-ganda. May possible, ano? Ano ba to? Hindi ko maintindihan. Wala akong mabasa sa mga ganitong Metaverse. Kasi ang Metaverse, talagang dinadagsa lang sila ng tao eh. As of now eh. Ayan, so possible. What is that? What? YGG pre. Hindi ko din alam kung anong coin to. So, tignan natin sa YGG. Yield Guild Games. Ayun ang pangalan niya. Meron din Starlink.
Okay. Sa Vulcan, meron din. Si Alice, my neighbor. Ayan, si Alice. Actually, may technical analysis tayo kay Alice. Nasaan ba yung Alice in Wonderland natin? Ito yung technical analysis ko kay Alice sa daily time premium. So, kung makikita mo naman yung Alice natin, bro. Oh, ayan, oh, pwede ka na rin bumili dito if ever na gusto mong man kumita ng malaki kay Alice. So, $14 pa lang siya ngayon. Ang target take profit niya ay 47. Anytime soon. Okay? So, ayan. Ayan ang mga target ni Alice, no? So, ito yung sa akin. So, next. Sino pa ba? Axie Infinity. Nakalimutan na natin ETA si Axie Infinity. Number one pa naman siya. So, Axie Infinity. Si Axie Infinity. Si Axie Infinity. Kailangan natin ng Axie. Yeah, kailangan natin ng Axie. So, ano masasabi mo sa mga, ano, scholar? Papa-scholar ka ba? Papa-scholar. Wala pa nga akong team. Oo. So, buying spot. Ayan, no? Buying spot na nga itong binibigay ko dito sa area na yan, no? Pwede na kayo bumili dyan kasi kay AXS is possible sumabog na to ng madugo. So, possible, di nyo masabayan yan. Yari kayo. Okay? So, ayun. Ayan, no? Si Axie Infinity natin. So, malakas, mataas, mataas ang upside na to ni Axie Infinity once na talagang sumabog na to, no? But, hindi nyo masabayan to. Yari tayo lahat. So, tingnan natin. Ayan. So, kung gusto nyo mag-TPK kay Axie Infinity, possible mga $200 na lang. Okay, mga $200 na lang kayo mag-TP sa kanya. Total, 141 pa lang naman siya. Maaga-aga pa, bata-bata pa naman to. Pero kung gusto nyo kasi i-hold yung coin ng matagal, no? Doon talaga kayo kikita ng malaki. Hindi kayo kikita ng mga short-term lang. Okay, mahirap kumita ng short-term dito sa trading. Lalo na kung hindi nyo kaya yung mag-technical analysis na malulupitan, no? So, ayun na, ayun lang yan. Pa-advise ko lang sa inyo kung gusto nyo mag-invest. Kailangan nyo ng mahabang-mahabang pasensya. Kasi hindi siya ano, overnight, guys, eh. Hindi siya overnight. So, ayun, ayun lang ang ma-suggest ko sa inyo. So, yup, ito lang muna yung pag-uusapan natin ngayon about dito sa mga metaverse na coins na to. So, possible, si Sand, yung pinaka-number one candidate ko dito. Sumunod si Axie Infinity, and then si Mana, and so forth. So, sila-sila lang muna. Yung possible na bigyan natin ngayon ng pansin. So, ayan, nagpapump pa rin si Sand, wala pa rin Tigel. So, yep, titingnan natin kung hanggang saan to. $3 kaya siya tonight, di natin alam. So, yep, that's pretty much it. Yeah, we'll see. Thank you guys. Peace out. Bye-bye. God bless. Bye-bye.